Kaugnay ng mga pahayag ni Pangulong Duterte tungkol sa kanya at sa Simbahang Katolika, mga kapanayam natin si Most Reverend Teodoro si Bacani Jr. Pwede rin po kayong lumuhok sa ating diskusyon. Maaari niyong i-tweet ang inyong mga tanong. Gamitin ang hashtag na AskNTG at susubukan po naming ipasagot ang inyong tanong. Magandang umaga sa inyo, Father, at welcome sa aming programa. Magandang umaga, Howie, sa mga nanonood sa atin ngayon. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Thank you po. Para sa impormasyon lang ng ating viewers, may konting delay lang po sa audio. Bago tayo tumungo dito sa palitan ng salita sa pagitan ninyo ng Malacanang at ni Pangulong Duterte, nais ko lang bigyan ng background, no, para sa ating mga viewers. Nag-umpisa itong, itong issue na to tungkol sa inyo dahil binatikos ninyo itong drug war ng pamahalaan. Sinabi nyo pang bringer of death itong mga pulis, ano? Pero ang tanong naman ng iba, no, bago pa nagsalita itong si Pangulong Duterte tungkol dyan, ay tinatanong nila bakit ngayon lang nagsasalita ang mga bishop, ang simbahan. Ano ba yung usap-usapan sa loob po ng simbahan sa inyong mga colleagues tungkol dito sa issue ng extrajudicial killings? Meron bang disagreement tungkol dito? Lilinawin ko, Howie, na ang simbahan ay kakampi sa paglaban sa droga. Kami rin, concern namin yan. Malaking bagay sa amin at natutuwa kami na nailabas ang kalawakan at kalaliman ng problema ng droga. Kami ay kampi sa paglaban sa droga. Ang ayaw namin, yung pamamaraan ng mga, sabi nga natin, extrajudicial killings or summary killings. Yung pinapatay kahit hindi nalalaban. At nakita naman sa TV yan, no? At kinukwento ng maraming mga pare kung paanong mga tao nila kakatukan pag bukas ng pinto, kumisang babarilin na lang, kumisang mag-asawa pa, babarilin. Eh, kumisang na pagkakamalan pa ang iba. Kanya, ang pamamaraan ang hindi namin gusto at ayaw ng Panginoon yan. Yung papatayin mo, yung hindi naman lumalaban sa iyo. At kitang-kita naman yan sa GMA 7, pinalabas dalawang beses kung paanong binaril sa likod ng ulo yung isang tao na nahuli. At sabi nung kapatid nung binaril, mga pulis po yun. Kanya, hindi naman lahat ng mga pulis ay bringers of death. Hindi. Yun lang pong mga pumapatay na hindi dapat patayin. Karamihan po ng mga pulis eh, mga mabubuting tao, mga magagaling. Ang dami ko pong pakinabang na natanggap sa kabutihang loob ng mga pulis. Kanya hindi po namin sila kalaban. Yun lang po mga pumapatay sa hindi dapat patayin. Kanya, okay, Bishop. Kami mga obispo, noong una sabi namin. Okay, Bishop, yung tugon naman ni Pangulong Duterte doon sa inyong kritisismo ay yung pag-atake sa inyong pagkatao. No? Sinabi niya na itong mga nagbabatiko sa kanya, kasama ka na doon, ay hindi naman daw malinis. At yung isang halimbawa niya ay meron daw kayong dalawang asawa. No? At pinakita pa niya itong libro sa kanyang audience ay yung nga, ang commemoration nga nung SAF 44, no? Nung tumugon siya sa inyo at pinakita nga itong librong ito. Unang-una po ay ano po yung reaction niyo doon sa kanyang aligasyon na dalawa daw ang inyong asawa? Ang reaction ko, unang-una, hindi totoo yon. Kung meron akong dalawang asawa at ma-discovery niya ang isa, ibibigay ko na sa kanya. Eh, sa totoo lang, wala akong asawa. At wala dyan sa librong yan na hawak niya, na pinakita niya. Talagang sigurado ko 100%. Wala dyan yung sinasabi niyang nabasa niya dyan na ako'y may dalawang asawa. Sige, basahin niya yung page na yon at yung direct quotation. Alam natin hindi totoo na yun ay kasinungalingan. Kanya, yan po ay talagang hindi totoo. At sinasabi ko na yan, maliwanag na maliwanag.
wala ni isa akong asawa. Kanya, ako po, nasaktan ako nung sabihin niyang katulad ko, siya ay may dalawang asawa. Okay, Bishop. Ako po, wala ako ni isa. Inuulit ko. At wala sa libro yan, okay, Bishop, na kanyang hinawakan. Hindi po sinasabi dyan. Yes, hindi Bishop, sinasabi dyan yes, na meron akong dalawang asawa. Okay, Bishop, nagkataon nga nung sinabi ito ni Pangulong Duterte, meron na akong kopya no, ng librong to. Na-publish po ito noong 2013 ng isang mahusay na journalist, no, si Aris Rufo. Nung lumabas po ito sa mga bookstore, bumili kaagad ako at binasa ko. At wala nga akong maalalang ganon dito sa librong to. At nung nagpahayag nga ng ganon si Pangulong Duterte, ay nag-scan ulit ako. Hinanap ko po yung mga tungkol sa inyo. No? Wala naman sinasabi. Tungkol doon sa meron daw kayong dalawang asawa, no? So totoo lang, binasa ko yung halos na buong libro ulit, no? Pero may nabanggit naman doon tungkol sa mga iba't ibang issue na kaugnay ng simbahan. Of course, tungkol naman dito yung may mga iba't iba na mga issue concern or mga maging mga skandalo no tungkol sa mga obispo sa simbahan na hindi niyo naman dini-deny. Oh, sasabihin ko ito. Alam mo, yun eh talaga sa totoo lang. Anong kinalaman nun doon sa issue na huwag kang papatay sa hindi naman nalalaman? Hindi naman yun talagang relevant. Kung ano man, alimbawa, mayroong isang tao na palagay na natin, maraming asawa, no? Tapos nakakita siya ng isang tao na papatay sa kapwa-tao. At sabi niya, huwag kang papatay. Huwag mo naman patayin yang hindi lumalaban sa iyo. Sasabihin ba nitong papatay, uy, hindi ka dapat pakinggan sapagkat mayroon kang maraming asawa. Irrelevant yun sa issue. Ang issue ay tama ba ang pumatay sa hindi naman nanlalaban katulad ng alam natin na nangyayari sa marami mga kaso. Okay, Bishop, yun nga, hindi yun ang binibigang pansin bilang tugon doon sa inyong mga sinasabi no ng Malacañang. Kahapon lang ay may pahayag din yung spokesman ng pangulo si Ernesto Abella ay sinabi niya ay hindi maliban doon sa dalawang asawa nakabuntis na raw kayo. Sabi niya kayo isang hindi lang father na pare pero kayo isang biological father. Mahiya siya. Sinasabi ko, mahiya po kayo, Secretary Abella. Ang balita ko nga po, dati kayong ministro, sumumpa tayo pareho sa harap ng Diyos. Sumpaan natin yan at tingnan natin kung sino ang papatamaan ng Diyos na mamatay. Kung sabihin natin, mamatay nawa ang hindi nagsasabi ng totoo. Kayo po, huwag kayong magpaparatang ng hindi totoo, mahiya po kayo. Kung kayo ay spokesman pa naman ng president o kung ano pa, at dati daw kayong ministro, ay nako, nakakahiya naman yan. Huwag niyong gagawin yan. Pumapatay kayo sa dangal ng inyong kapwa-tao. Okay, ito naman yung... Hindi po totoo yan. Opo, ito naman yung point of view naman na kung hindi rin kayo malinis, wala kayong karapatan na bumatikos dito sa ginagawa ng pamahalaan. Kumbaga, yun ang parang pinaka-issue rito. Kaya nila nire-raise tong mga issue na sinasabi nyo, hindi relevant. Sinasabi ko hindi po relevant yan. Nagbigay na nga ako ng example. Kung merong isang taong papatay sa isang kapwa-tao niya na hindi naman lumalaban, kahit na ba lima ang asawa na nagsasabi, oy, huwag mong papatayin. Hindi pwede sabihin ng papatay na lang Oy, huwag mo akong pakialaman sapagkat lima ang asawa mo. Hindi. Walang kinalaman yun sa issue. May tama ba ang pumatay ka? At ito po sasabihin ko sa inyo, no? Kahapon, kausap ko yung isang paring taga-Colombia. Sabi ko, may problema kayo sa droga. Oo,
ay naku, mas matagal pa ang problema niya sa droga. Sinabi niya sa akin, hindi magsasaksin. Ito pong, itong ginagawang mga pagpatay. Naku, nasubukan na namin yan. Sabi niya sa Colombia. At nung pang 2003, meron ng article na naglalabas na hindi successful ang ganyang pamamaraan. Kaya magtulungan tayo sa pagsumpo sa droga. Kami po natutuwang makipagtulungan at pinag-usapan pa lang yan kahapon sa Businessmen's Conference kung paano makatutulong ang simbahan at ang mga businessmen sa pagsumpo sa problema ng droga. Kaya salip na sabihin, oy, hindi kayo malinis, huwag kayo magsasalita. Hindi, alin kayo. Kung gusto pala nyo, tulungan ako. Tulungan nyo ako at gawin natin ang tamang pamamaraan para masumpo nga itong problemang ito. Kami po hindi nakikipag-away. Kami po ay nais na tumulong. Kanya lang, kung babatikusin ka, at saka kasinungalingan pa ang ginagamit. Katulad sinabi ni Secretary Abella na yan. Sabi ko sa kanya, Secretary Abella, mahiya naman kayo na magsabi man lang kaya taminin ninyo na ang sinabi ninyo ay hindi totoo. Kung hindi, anong klaseng tao kayo? Okay, Bishop, sinasabi nyo na yun nga, yung pinaka-issue dito, yung pagpatay no? Ng tao. Pero sumasang-ayon ba sa inyo yung lahat ng mga nakakausap nyong obispo at pare? Kasi meron naman na bumabatikos sa simbahan na sinasabi nila parang napakatahimik ng simbahan no? Compared to other issues like reproductive health law, yung death penalty, at lalo na nung panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, napaaktibo po ng simbahan. Pero on this issue of the EJ case, kayo, nagsalita na po kayo. Pero halimbawa, sinasabi ng iba ay yung CBCP ay wala pang pastoral statement. Parang yung ibang obispo raw ay sumasang-ayon pa dito sa pamamaraan ng drug war ng pamahalaan. Alam natin na kapupulong lang ng mga obispo no, this past month. Ano po yung napag-usapan nyo tungkol dito? Is there a consensus on ano dapat ang stand ng simbahan tungkol dito sa drug war? Opo. Alam nyo, sigurado ko na walang sasang-ayon doon sa pagpatay sa mga hindi naman nalalaban. Nandiyan po yan sa Catechism of the Catholic Church na pinangahawakan ng lahat ng mga obispo. Sabi niya, you cannot do evil even for a good purpose, to achieve a good purpose. That is not allowed. That is one of the primary moral principles. Kanya lang, may mga obispo ang sabi, tingnan muna natin at pabayaan muna natin. At magman-man muna tayo. Pero palagay ko, ngayon po naman malinaw na sa karamihan ng mga obispo, hindi na pwedeng tumahimik. Yan po ang dahilan. And alam nyo, hindi naman ako iisa. Alam naman nyo, si Bishop Pabilio, mas malinaw pa ang pagbati ko sa extrajudicial killing. Si Archbishop Socrates Villegas na aming Pangulo. Si Bishop Ambo David. Si Bishop Joel sa Albay. Ay nako, mga Negros bishops, no? Napakarami na po nang tumututol diyan. Pero siguro po darating ang panahon na ang whole collective CBCP ay maglalathala at harinawa maglathala ng statement laban sa extrajudicial killing. Isama-sama kami. Okay, sa usapin naman po ng death penalty, alam natin na yung simbahan po ay hindi po sumasang-ayon sa death penalty. Pero si Senador Manny Pacquiao po ay sinasabi niya na the death penalty daw is allowed, no? Parang may nahanap siya sa Biblia na nagpapatunay na the death penalty is moral and consistent with biblical teachings. Kayo bilang isang scholar din at isang nakapagbasa ng malalim ng Biblia, ano ho ang inyong pananaw tungkol dito? Sa totoo lang, aminin na natin
na ang simbahan for a very, very long time up to John Paul II, eh tinanggap na may mga kaso na allowable ang death penalty. Pagdating kay John Paul II, eh sinabi niya na ito ay hindi maaarin, hindi na dapat gagawin. Maliban lang sa mga extreme cases kung ito na lang ang pinakahuling paraan to defend society. Ganon ang sinabi niya. Ngayon po, eh, ang pagsasabi ng simbahan, ang death penalty, hindi na dapat ipataw sapagkat na nalalaman na natin at kinikilala na natin ang dignidad ng tao ngayon at hindi nakatutulong ang death penalty sa pagsugpo ng mga krimen. At kung pagbabasihan ng Biblia, ang pagbasihan natin, huwag ang lumang tipan lang, kundi ang pagbasihan natin ay ang New Testament. Oh, pakinggan ninyo, may isang babae na ayon sa batas ng mga Hudyo, eh talaga namang dapat nang patayin, dapat dahil nahuli sa pangangalo niya, akto ng pakikiapid. Tinanong ang ating Panginoon, sinabi sa kanya, Moses in the law commanded us to stone such a one. What do you say? At ang ating Panginoon hindi nagsalita. Bandang huli, sabi niya, siya na walang kasalanan ay siyang unang bumato sa kanya. Ah, isa-isang nagsialis. Tapos noon, sabi ng Panginoon, babae, meron bang humatol na magparusa sa iyo? Wala po, Panginoon. Sabi ng babae, ako rin, hindi kita hinahatulang maparusa. Kanya, binigyan niya ng pagkakataon. At naku, ang dami po ng mga tao na ganyan na makapagbabago pa. Sabi nga ni Pope Francis, the mercy of the Lord is without limit. Bigyan natin ng pagkakataon na magbago ang mga tao at makatutulong pa sila sa ating lipunan pagkatapos. Kanya, okay. Ito po ang pinakikiusap namin. Ang tingnan ninyo, hindi lang ang lumang tipan, kundi ang tingnan natin ay ang bagong tipan. Ang ating Panginoon, hindi pumatay, hindi sumintensya ng kamatayan laban kanino man, kundi sa halip, nagligtas siya doon sa dapat na patawan ng death penalty ayon sa batas ng mga Hudyo. Okay, kanya, Bishop. Pagbasihan po natin ang ginawa ng Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay. Okay, Bishop, sa usapin naman ng condom distribution sa mga youth, no, sa high schools sa ating bansa. Mainit kasi na usapin ang planong pamimigay ng condoms sa mga estudyante sa high schools. Dapat nga bang gawin ito? Ano ang naiisip na alternative ng simbahan na para ituro po ang sex education? Una, dapat nating linawin, talagang dapat ituro ang sex education sa mga kabataan. Ang simbahan po hindi tumututo sa sex education, kundi sex education according to age. Ayon sa edad, ayon sa kakayahang tumanggap ng bata ng katotohanan. Kanya, ang sex education dapat po at dapat na nangyayari yan mula pa sa pagkabata ng bata. Nakikita niya ang kanyang mga magulang kung paano nagmamahal. Yan po, eh dapat na mangyari. Ngayon, dapat naman nating linawin. Ano ba talaga ang problema? Ang problema, alam po ninyo, hindi gumagamit ng kondom. Alam po ba ninyo, ito sasabihin ko sa mga kabataan para malaman nila. Tingnan po ninyo, kung meron akong circle na katulad nito, yan, ganyan, nakikita po ba ninyo? Ganyang kalaki ang circle. Ngayon, pag nakita po natin circle na ganyang kalaki, eh, tanong ko sa inyo, ito bang aking daliri makapapasok agad sa circle na yan? Eh, bay, oo, kung ganyang kalaki. Ganyan po ang gusto ko sabihin sa inyo. Tanungin po ninyo ang mga siyentifiko. Ang bawat kondom, kahit pinakamagaling na kondom, eh merong natural na butas. At yung butas ng kondom na yon, eh ganito kalaki kung ihahambing mo doon sa
maaring pumasok na AIDS virus. Kanya, may proteksyon, no? Pero halo, kaunting proteksyon lang. At ang dami tuloy magaganyak marahil na makipagsapalaran sa sex. Okay. Kung sakali na matutokso sila. Kanya, it's not the correct remedy. It will make things worse. Sige po, assignment po yan sa ating mga batang viewer na i-research pala ng mas malalim yung issue na yan tungkol sa condoms at kung nakaka-prevent talaga ng disease. May mga nanonood po sa ating mga viewer na may mga tanong din. At Hawi, idudugtong ko lang ito. Mm-hmm. Hawi, idugtong ko lang muna ito. At tingnan po ninyo ang statistics na yung palang AIDS dito sa atin. Alam po ba ninyo, ang AIDS, ang talagang pinakamalaking dahilan yan ay ang same-sex intercourse ng mga lalaki. Yan po talaga sa mapait na katotohanan. Ngunit aminin natin, at least 80% po ng mga nagkaka-AIDS dahil ng mga lalaki, yan ang pinanggagalingan. Kanya, hindi condom ang sagot sa bagay na yan. Sige po, totoo po yan. May mga statistikang ganun. Pero may tanong din po yung sa Twitter, no, ng ating mga viewers, si Joseph Nicolas Sora Jr. Ang tanong po niya ay kung ayaw po ng mga pare na binabatikos sila ni Pangulong Duterte, bakit patuloy pa rin ang mga pare sa pagpuna sa Pangulo? Ito po, ang binabatikos po namin ay hindi ang persona ng Pangulo. Eh, sa totoo lang po. Eh, sabi ko na nga sa inyo, yung sa in-interview ako ng GMA kahapon, ang isa pong masakit na ito, sasabihin ko po sa Pangulo ngayon, buksan niyo ang Rappler. Nagalit po, 73% said they feel angry nung yung binatikos ng Pangulo ang simbahan. Makikita po niyo yan sa computer. Eh kami po'y kakampi ng presidente. Eh siya ngayon ang babalikan. Siya ang tatamaan yan. Nagagalit na mga tao. 73% were angry. Eh, kami po, hindi na binabatikos ang pagkatao ng presidente. Hindi. Pero, issue. Ang extrajudicial killing, hindi po pag-atake sa presidente yan. Pag-atake sa maling pamamaraan at hindi tama at hindi mabisang pamamaraan ng pag-solve sa problema. Ito na rin po, pakinggan ninyo. Una sabi ng presidente, 6 months. Give me 6 months. Pagkatapos, sabi niya, I will need another 6 months. Ay, ang pinakahuling sinabi niya, I will do this till the end of my term. Ay, paano po yun? Hindi siya na rin ang tumatanggap. Hindi pala po epektibo. Kanya ating sisikapin, gawin natin una ang tama. Basta ginawa mo ang tama, ang Diyos ay kasama mo at papagtagumpayin ka. Okay, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming panayam, Most Reverend Teodoro Bacani Jr., ang Bishop Emeritus ng Novaliches. Hawi, maraming salamat din at maraming salamat sa ating nagkapanood.